our post-game press conference, we have here head coach Dante Alinsinoren of the Chocomocho Flying Titans, who won in 5 sets against the Farm Fresh Foxies. Coach, congratulations on this victory, ending the preliminaries on a high heading into the semifinals. Anong masasabi mo sa performance ng team, lalo na ngayong win in 5 sets? Well, ngayon pa lang talaga binigyan kami ng test talaga para sa pagdating namin sa semifinals talaga maximize namin yung ginagawa namin. Pero siyempre credit sa Farm Fresh, kinalabaho talaga nila yung ano, yung, in terms of sa skills talaga yung receive nila. Talagang doon kami nahihirapan, the more na nagka-receive sila, nahihirapan kami talaga sa blocking namin, saka sa pantay namin ng 4 defense. Pero yun nga, unti-unti nagsasagaya namin. Buti nilang dun sa mga player ko na, ano, na nasa labas, maximize din namin kung sino yung pwede namin gamitin pagdating sa loob ng court. Thank you, Coach, for the Coach, going down. The coach going down sa stretch, and yun na sinabi ni Asus previous na naging problema niya yung CD. So coming na lang sa finals, paano niya ina-address yung semi-finals, ina-address yung issue na yun? Well, talaga, kailangan namin talaga, bago kami mag-start talaga ng training, sinisimula na namin talaga sa service. Kasi yun ang nagiging problema namin ngayon. Mas ilang games na talaga mababa ang porsyento namin. Siguro mas magpo-focus kami siguro dun sa training na about sa service. Ano sabi? Coach, in terms of character na lang, kasi going into the semis, alam naman natin, gitgitan talaga yan. And having this kind of win to end the eliminations, ano na lang yung naitulong na in terms of holding on, I guess, sa team mo kapag medyo gitgitan talaga yung laro? Ano eh, parang dalawa. Isang negative, isang positive kasi una, negative siguro parang sa sitwasyon namin dapat na-maximize namin talaga ng second set yung ano yung cert na yun, hindi namin nakuha. Pero positive naman ngayon kasi nakita ko na medyo may mga player na wala ko na pwede kong gamitin pagdating sa mga crucial game o kailangan namin maghalit ng ano ng tao. And yun ang naging ano, naging ano ngayon, nakita namin talaga na kailangan namin na balasahin talaga pagdating sa sitwasyon na need namin ng tao na nasa labas. Like yung mga depensa, tika-serve namin, siguro yung mga ganito. Coach, you were going to this game na galing kayo sa medyo malaking talo from game line. Siguro, paano lang naka-affect po ba yun sa mentality ng team sa laro? Sa ngayon, una, di ba, nung talo kami, medyo apektado kami. Pero nung nalaman namin na pasok na kami sa semifinals, medyo kahit paano nabawasan. Bawasan yung, siyempre, yung panghingayang dun sa ginawa namin laro. Pero sabi ko nga, kahit na no bearing game itong ano, yung game na ito, mamaximize pa rin namin kung ano yung kailangan namin pagdating ng semifinals. Siguro, ngayon nga, nasubukan kami, natas kami kung ano yung dapat namin gawin. Siguro talagang magpo-focus kami doon sa mga bagay na kailangan rin namin gawin sa dulo ng mga sets na magpapalit ng tao. Yung from the time, nasabi niyo na parang nakalamang si Green Lane sa skills niya. No? So parang dito po ba sa laro na ito, kaya niya na-address niyo yung mga bagay na kahit na nag-5 shots? Oo naman, sobrang in terms of the nangyari namin sa loob sa game line, in terms of sa skills talaga, sobrang bumaba yung porsyento namin. Ngayon, unti-unti naman naka-address kami, like yung ano, yung sa offense namin, then yung pagka-pagsap talaga ng mga crucial, like sa mga floor, ano namin, yung mga specialist namin, like server and ano, sa floor defense. Na-address naman namin, sana yun nga, mas pagdating ng ibang laro, makita pa namin talaga na mas makakatulong talaga sila sa amin. Coach, yung pagpapalibad yung bubas sa tatlong setters ko ngayong araw kay Dina, kay Mars, at kay Jem, more on parang finding the right combination po ba yung for the semis or parang pinalan siya yung book on yung sino yung mas mag-board pagpasok sa semis? Mars and ano naman Dina sa akin kasi si kahit sino naman pwede kong i-persist. So kaya lang talaga tina-check namin talaga kung sino yung mga kalaban namin kung saan kami lalaman sa kanila o kung ano yung kailangan namin dun sa loob ng court. Like kanina, mas makita namin na kailangan namin sa
sa blocking talaga ng setter. Medyo naging effective pero nung bandang huli, nag-off. Pero nung bandang huli, kailangan na namin na meron mas dumidepensa sa loob ng court na nabibigay na kahit na medyo nag-off yung receive namin. Kasi ano, yun nga, na-maximize namin sila. Yun nga, kaya sobrang hirap ng trabaho ko ngayon kung sino talaga yung ano, kung mas gagamitin ka. Pero sabi ko, may mga coaching staff ako na player ko na tumutulong din sa akin. Kaya mas makita namin ka kung sino talaga na talapag dapat pagdating sa mga ganun sa social media. We also have our best player of the game here, Cici Rajila. Cici, you had 29 points tonight against Farm Fresh. Ito yung final preliminaries game before the semi. So, anong masasabi niyo sa naging performance ng game niya yun? Grabe yung in-improve ng Farm Fresh ngayon. Like, alam mo yung parang pick nila, tumapat talaga sa amin. Yung ayaw din magpatalo. And, kanina rin si Nick Mural din talaga, over ko ng birth, talaga naghanap ako ng mainit na tubig kasi wala, ubos na rin ako kanina, hindi ko rin alam, biglaan din. Naitawid naman yung ano, tinrabaho lang din talaga namin yung game na yun. And, grabe, hands down talaga ako sa Japanese training, I mean program nila, like, ang ganda ng programa nila. And, pag mga ganong sitwasyon, sasabayan. I mean, kaya namin sumabay. Kanina naman nakuha namin sa trabaho and wala kami ibang inisip kundi pumuntos na pumuntos and makabalik and composure. Sisi, paano na lang in-absorb ng team pala yung loss niyo sa team time? Ano po? Paano lang in-absorb ng team pala sa team time? Paano ba yun? sobrang ano naman kami nung laro na yun. Aminado naman kami na may mga pagkukulang, mga lapses talaga yun. Pero nangyari na rin yung nangyari. And ang dami namin natutunan sa game na yun. And syempre, back to the drawing board kami after that. And trabaho. Sana marami pa kaming tatrabahuin pa. And i-improve para mas maganda yung ending ng yung nga si nabanggit mo na naglaki din ang in-improve yung Farm Fresh. Ano lang masabi mo sa competition against Tricia Tobo naka 32 points? Palipaan kanina, taas ng talib niya, hindi ko nga rin siya nabasa. Pero wala, ano din yung bata eh. Competitive and same lang din sa akin kung ayaw namin, kung ayaw kong mabubog yung mga kasama ko. Ganun din yung ano niya, pinapakita. And yun, sana magtuloy-tuloy pa yung ano niya, career niya kasi ano siya, sobrang promising siya sa ano niya, sa I mean sa ang tawag ng position niya. Ako ulit. Ano siguro yung pinakamalaking pagsubok sa game na to na tingin mo yun yung kailangan yung ma-observe at matutunan papasok nyo sa semifinals? Pagsubok? Siguro kailangan lang din talaga namin paghandaan yung every game namin. And syempre kami sa mga laro namin kailangan prepared talaga kami na pagkaharap namin yung mga kalaro namin kailangan naka-mindset na kami nang ito maglalaro talaga ito ng maganda. Like, sa isip-isipan ko kasi kanina, sabi ko tatalunin ata kami ng partners kanina eh. Kasi ang ganda talaga ng nilaro nila. Pero syempre, ako naman, sinasabi ko lang sa mga kasama ko na hindi pa tapos. Hanggat yung bola nasa taas, wala titigil, tatrabaho tayo. Kaya natin to magtulungan lang tayo. And syempre, yung tulungan, yung service receipt, ang dami din namin, errors, hindi namin naman mo, lalo-lalo na sa service. And ayun, minimize lang kami sa error namin, and syempre magtrabaho ulit sa mga talang i-improve namin, lalo-lalo na sa mga weakness namin, mistakes. Coach, si Kat po ba yung target niyo kung makabalik ba any point sa semis or... Sa ngayon talaga na wala pa. Siguro yung tatawin lang din siguro yung mag-check kung makakabalik siya. Pero sabi nga sa kanila na kung ano man yung sitwasyon natin, dapat nadami.
Pero Coach, kamusta yung team health-wise? Everybody is. Kumbaga yung condition, kamusta? Sa ngayon, okay naman lahat. Okay naman. Okay naman lahat sila. Pero yun nga, sabi ko, ano lang, may mga bagay lang na konti, pero hindi naman siya totally full-on sa katawan. Si kagaya yung tanong ko kay Coach, sinasabi niyo na parang nalamang niya kayo ng privilege sa skills. Pero when 29 points ka, 5 coming from blocks, tapos meron ka 18, excellent reception. So, paano mo na-produce yung ganito coming from a loss? And tingin mo ba ganito rin yung pwede pang i-expect sa'yo pagdating na semis? Sabi ko nga po, nung last game namin, hindi talaga napipredict yung game. Pero what I did lang po is magtrabaho lang talaga ng magtrabaho. And aminado ako, yung reception yung nawala ko din talaga nung game namin sa Finland. And lahat naman may natutunan sa mga nangyayari. And siguro yun yung trainings ko, nakuha ko sa game na yun. And yun yung lumabas. Syempre, training ko rin talaga na hindi lang ako nagsiservice, nag-receive na lang talaga ako. Kasi hindi ko rin kasi talaga alam tong ano bang meron dito, bakit wala kang receive. Pero ayun, lagi ko tinatrabaho siya araw-araw. Ako yung natatagalan talaga sa court, sa reception. Kaya, syempre magtatrabaho ulit ako niyan kasi kailangan ko rin tulungan din yung mga kasama ko, laro-laro na skills. How about yung sa blocks? Kasi ikaw yung... yung blocks hindi ko po alam. Parang ikaw yung top blocker ito doon. Hindi ko po alam. Five. Wala, kanina sabi ko nga. Kasi ang bilis na mga play talaga ng Farm Fresh. Sabi ko na lang sa kanila, pabilisan na yung set, tao-tao na lang. Pagandahan na lang ng basa. Kasi di rin namin sila makuha. Kahit yung timing, ang bilis ng set ni Romero. Wala, patalon pa lang kami, nakapali na sila. So, kanina, ang ginawa ko, abala lang, magbabasa na lang ako. Hanggat kaya kong dudukutin ko na lang. And, ayun, 5 pala. Akala ko 3 lang. 5 pala. Yung 9 pala. Thank you, Coach. Thank you.